paano nga ba nangyayari na magiging magkabiyak ang dalawang taong individuals? Paano mamumuhay bilang magkabiyak? At yan po ang ating sisikaping buksan, halungkatin, halughugin at unawain. Husband-wife, love-hate, heaven-hell. Why, oh why, inay? Bakit nga ba ganyan ang buhay ng mag-asawa? What could be wrong every now and then with being husband and wife? At ano ang dapat nating pagsikapan para yan ay maiwasang paulit-ulit? Ama naming Diyos, salamat sapagkat kayo ang nagbubuklod sa aming lahat, magkakapatid, mag-asawa, magkakaibigan. Kayo ang common denominator namin. Patuloy niyo po kami, Panginoong, hubugin para yung magandang kalooban niyo maganap sa buhay namin. Sa pagtitipong ito, sa sandaling ito, pakalinisin niyo po kami. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan namin na inyong hugasan ng dugo ng iyong anak na si Jesus. Nais naming lumapit sa inyo, Panginoon, na malinis. Hindi dahil kaya naming linisin ang sarili namin, kundi dahil alam namin, Panginoon, sa pagpapatawad niyo kami, nagiging buo muli, nalilinis kami ng dugo ng iyong anak na si Jesus. We take that forgiveness, O God, as we seek your blessing, as we ask you to be our speaker. Kayo po ang mangaral. Turuan niyo kami, buksan niyo aming isip para lumawak ang pag-unawa namin at yung mas paganda ng pagandang buhay magaganap sa buhay naming lahat, lalo sa mga mag-asawang narito ngayon. Panginoon, mangusap kayong may kapangyarihan. Love us, continue to make us enjoy your love. Protect us from all harm, even our loved ones who are not with us right now. May your peace reign in our hearts, and may your wisdom be our light right now. Father, we thank you. In the name of your Son, Jesus. Amen. Palakpakan nyo nga ang mga ka-table nyo for being here. Parang sa mga ngiti nyo kayo na sa aking umagay, parang maraming mga naganap kahapon at kagabi. Talagang nagniningning ang mga mata ng mga couples. Iba talaga pag binibless ni Lord. But what's wrong with the idea of a better half? Many people call their husband or their wife better half. What could be wrong with the idea of the so-called kabiyak? One, you are a whole person without your spouse. Buo ka. Isinilang kang buong tao. 1 Thessalonians 5:23, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus. So inisa-isa na dito yung talagang kompletong rekado ng isang tao, body, soul, and spirit. At ikaw yun, you are whole even before you met your spouse. Genesis 2:7, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So buhay ka na, living being, noon pa man. Your spirit, body, and soul from God make you a complete person. Para isipin mong kalahati ka lang at hindi ka nabubuo hanggang hindi ka nagkakaroon ng kabiyak is an illusion. It's a lie. 1 Corinthians 15:45, as it is written, the first man, the first Adam became a living being, the last Adam, a life-giving spirit. So si Adan pa lang, buo na siya noon. At yung pangalawa daw Adan, yung huling Adan, si Jesus, siya naman yung nagbigay nung spiritong nawala dahil itong si Adan at si Eva at lahat tayo ay naligaw, nagkasala. So life and life-giving spirit galing sa Diyos Ama at galing sa Diyos Anak. So the dead in spirit will live again and will have life again in Christ. So what do you do as an important step in spicing up your married life and in appreciating your spouse? First, rediscover your wholeness in Christ. In Christ's life-giving power and the so-called living water. Matatandaan ninyo, meron noong babae sa may balon na nakatagpo ng Panginoon. At matapos ang kanilang mahabang usapan, sabi ni Lord, kung kilala mo lang kung sinong kaharap mo ngayon, hihingi ka sana at ang ibibigay ko sa iyo yung living water. The life-giving water. At hindi ka na mauuhaw pa kailanman.
Alam natin na hindi H2O o talagang literal water ang tinutukoy ng Panginoon. Sabi niya, itong tubig na ibibigay ko, magbubukal mula sa iyong kalooban. Hindi ka na kailangan pumunta sa mga balon, pumunta sa mga poso, humanap ng kung saan saang source. Kasi sa iyong mismong kalooban magmumula ito. At hindi ka lang mapupuno, aapaw ka pa. So, one of the ministries of the Lord Jesus is to give satisfaction and wholeness from within. Galing sa loob, hindi galing sa labas, hindi galing sa ibang tao, hindi galing sa mga bagay-bagay, galing mismo sa loob. Kaya magiging malaya ka. Hindi ka nakasandal, nakapulupot, nakaasa sa iba. So be full of and overflow with your whole self. Then you will be fully whole. Then you will be able to now accept a partner and minister to a partner because you yourself are whole. Maraming partnerships doesn't work dahil yung mga tao, hindi nila nare-realize na whole sila. Ang tingin nila sa sarili nila, kulang at ang pampuno nila yung partner. So may tungkuling kang punuin ako kasi kulang ako. Ang nangyayari tuloy, lagi lang nabibigo dahil hindi na yun ang nagaganap. So, want a partner to have someone to give to, not to have someone to take from. Pagka nabuhay ka sa illusion na, I want to have a husband or a wife to complete me. Ibig sabihin, kailangan ko ng tao para ko siya kunan at ako'y punuin. At pag pumasok ka sa marriage, sa ganun ang expectation, wala akong pera, kailangan kong magkaroon ng asawa na maraming pera o kumikita ng malaki. So nag-asawa ka para may magbigay sa'yo. Lumaki ako hindi minamahal ng mga magulang ko, kailangan maghanap ako ng mag-make up for that loss. Kailangan may magmahal sa akin. Lugi ako noon, ang hirap-hirap ko, kawawa ako, api-api. Kailangan ngayong may tumangkilik sa akin. Papasok ang tao sa pag-aasawa na ang inaasahan makahut-hut mula sa kapwa at mapuno ang sarili niya, kaya you are what? Designing destruction for yourself. It is not good for a man to be alone, sabi ni Lord. Ibig sabihin, one of the many beautiful meanings, it's not good for a man who is whole, who is full of love, to be alone with no one to give it to. Hindi ibig sabihin that this man is lonely, kailangan may magpasaya sa kanya. This man is insufficient, kailangan may pumuno sa kanya. But because Adam was whole and full, sayang naman kung wala siyang mahalin. Sayang naman kung walang maging object yung kanyang perfect creation. Hindi yung sayang naman, walang source of love. So bigyan. Jesus is the Spirit, the living water, flowing from within. Sa Kanya tayo kukuha ng kulang. Sa Kanya tayo kukuha ng love, ng understanding, ng support, ng kaliwanagan, ng pagmamahal, na walang patakaram pagtanggap. Kay Jesus yun. Pag hinanap mo yun sa iba, mabibigo ka. Kaya marami mag-asawa, bigo. Sabi niya, yung ina-expect ko, hindi nangyari. Diba? Akala mo magiging inspirasyon ang buhay mo, yung palalagim pagkatapos ng mga 3 buwan. Kaya, kasi pumapasok ng hindi naiintindihan ang sarili, hindi naiintindihan kung bakit siya nag-aasawa. What is a lie? What is an illusion? What are the demons that plague our lives? Yung I am incomplete, therefore you complete me. I am a missing rib, find me. Or, I have a missing rib, where are you? Sabi daw nila, a man doesn't find completion until he finds his missing rib. That's hogwash. Drama. Dahil talaga ba, pag nagkaroon ka talaga ng asawa, magkakaroon ka ng completion? Ang dami-dami naghihiwalay, nagkakagalit, o kaya pinagtitiisan na lang yung kasal nila, alang-alang sa mga bata. So, yung expectation mo na pupunuin ka ng ibang tao must be corrected. Cast out your demons. So you could be whole, healthy, and autonomous. Sa Mark 16:9, Jesus had forced 7 demons out of Mary Magdalene. Maari ang literal reading nito, talagang mga 7 demonyo pinalayas, masamang espiritu lumayas ka sa kanyang katawan. Pwede yon? Pero meron ding pwedeng malalim na reading yan. Demons that plagued the life of this woman. Attitude. Emotional wounds, illusions, expectations, search for completion, trying to look for it from other people and other things. At nung natanggap siya ng Panginoon, siya'y minahal, naturuan, na-realize niyang ang Panginoon ang kailangan niya, napalayas yung mga demonyo sa buhay niya. At dahil doon siya'y sumaya at hindi na
humiwalay sa Panginoon. Sumama na katulad ng napakarami mga followers. Because sabi nga ng Panginoon doon sa babae sa balon, the living water will come from within. In marriage, you are the other half, not of a person, but of a partnership. Kabiya ka pa rin. Pero hindi nung tao, kasi buo siyang tao. Kabiya ka ng partnership na ito, ng korporasyon na ito, ng relationship na ito, ng physical, social, and legal union. Kabiyak hindi ng isang tao dahil buo siya at buko ka rin bago kayo pinakasal. Kabiyak kundi isang partnership, layunin. Kabiyak ka ng adhikain, kaibiyak ka ng isang entity, isang goal. Pareho kayo ng goal, pareho kayo ng gustong marating, pareho kayo ng gustong mangyari sa inyong mga buhay. Kaya napakaganda pa ng isang tawag sa mag-asawa, kaisang dibdib. Dibdib being a symbol of the puso. Layunin, mithiin, gustuhing mangyari sa buhay. Kaya kayo magkaisang dibdib. Magkabiya kayo sa pangarap. Magkabiya kayo sa mga layunin at gustuhin sa buhay. Magkabiya kayo sa ministry, sa paglilingkod sa Diyos. Yan ang magkabiyak. Dalawang taong parehong buo, nagsasama, nagiging other half of a goal, of an entity, of a partnership that is meant to be exclusive. Matthew 19, 5-6. A man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. One flesh suggests sexual exclusiveness. Not loss of individuality, uniqueness, and personhood just because you got married. It's about partnership in enterprise, sealed by a commitment to sexual union and sexual exclusiveness. And that symbolizes and cements the oneness. So yung pagiging magkabyak, magkabyak kayo dapat in spirit, sa layunin, sa kagustuhan, sa pangarap, talagang magkatuwang kayo. Pero hindi pwedeng kabiyak siya ng personality ko, yung wala sa akin nilalagay niya. Insecure ako, kailangan mapasecure niya ako. Magagalitin ako, kailangan nandiyan siya para may mapagalitan ako. Diba? Yung maiinitin ng ulo ko, kailangan may pagbuntunan ako niya at siyang uunawa sa akin. Yun yung wrong meaning ng kabiyak. Kasi gamitan yun. Kulang ako, punoyin mo ako. Tapos, ang dami kong sobra ng ugali ko, kulang ka, itatamba ko sa'yo para mapuno ka at ako ang pumuno sa'yo. Therefore, hindi ka puno, pupunuin kita ng sarili ko. Tuwing gusto niyong baguhin ang inyong partner, ang presumption niyo, kulang siya. Ako sobra sa mga magaganda kong mga qualities. Itatamba ko sa kanya para siya mapuno. Gusto ko laging maayos ang kama, malinis na malinis, siya magusot. Mali siya, kailangan maging maayos din siya. Ililipat ko sa kanya yung ugali ko, kailangan siya maging buo. Ako ang bubuo sa kanya. You see, ang tao nagiging parang filling the blanks. Ayaw niya ng ganitong pagkain. Kailangan itong kainin niya kasi itong gusto ko. Mali kasi yung gusto niya, yung gusto ko tama. Ayaw niyang manood ng ganitong pelikula, kailangan samahan niya ako. Kasi ito naman talaga maganda. Wala siyang choice. At saka wala siyang taste. So, dina-judge mo ang iyong partner kasi hindi mo siya tinitingnan na buo. Naghahanap ka ng mga sa tingin mo, cracks, spaces, at doon mo isasaksak yung sarili mo para siya maging kamukha mo. That is not oneness. That is not marriage. That's the best way para kayo magkainisan at maghiwalay. You cannot and should not find completion through another person. Kahit asawa mo yon, kahit magulang mo yon, kasi nilikha ka ng Diyos buo. Paghanap ka ng hanap sa iba, para sinabi mong kulang ka. Kaya maraming mga babae, sabi nila, pagka lumaki na hindi mahal ng tatay, o wala yung tatay lagi, ang nagiging mga nobyo, mga mukhang tatay. Mga parang tatay, naghahanap doon ng tatay figure. Sa palagay niyo ba, napapabuti yung mga ganitong babae? Di ba't palipat-lipat sa ilan ng tatay, ilang papa, ilang daddy, kulang pa rin? Bakit? Hinahanap niyo yung wala sa kanya sa ibang tao. Samantalang nasa loob niya yon at ang ministry ng Panginoon, gisingin ka, yugyugin kang sabihing, hindi ka kulang. It's a lie. Nandito ako, pwede kitang punuin, sa akin ka lang umasa, mapupuno ka. Yung paghanap-hanap ng mga nawala sa aking buhay, kailangan hanapin ko sa partner, nabibigo lang naman yon. Ang nagiging ending, papalit-palit, palipat-lipat. Katulad ng woman at the well.
Nung sinabi niya sa Panginoon, ibigay niyo nga po sa akin yung tubig na yan para hindi na ako mauhaw muli. Ano sabi ni Lord? Tawagin mo asawa mo. Miss pa po ako, sabi niya. Wala po ako asawa. At sabi ni Lord, tama. Kasi yung limang lalaki nagdaan sa buhay mo, hindi mo naman asawa. At yung isang nasa bahay mo ngayon, hindi mo rin asawa. Tama ka. Wala kang asawa. Bakit inungkat ng Panginoon yun? Hindi siya para ipahiya. Ang gusto na pala ng babae, yung water na hindi nauubos, gustong ipakita ng Panginoon, eh akala mo nasa lalaki ang buhay mo eh, lagi ka nakapulupot, nakasandal, kaya tamo ubos din ang ubos? Hindi yan. Gusto mo talaga ng living water, alamin mo muna na hindi mo makukuha yan sa iba. Sa akin lang. Kaya inungkat. Hindi pwedeng hanapin mo ang kabuuan mo sa iba. Why not? And what are these 5 steps trouble? Lalo sa mag-asawa, you will needlessly strain your spouse and yourself. Pag hinahanap mo na mabuo ka through that person, papagurin mo siya sobra. Gustong-gusto mo, naaalala lagi ang anniversary kasi maalalahanin ka. So kailangan maalala rin niya. Pag hindi, giyera mundial. World War III. Naaalala ko, ba't di mo naaalala? Malungkot ako. Dapat naaalala mo yan kasi gusto ko yan. You see, naaalala mo pala, di paalalahan mo siya. Hindi masaya yung mga babae sa sinasabi ko. No? Kasi gusto nyo talagang alalang. Kasi gusto nyo maging babae yung asawa nyo eh. Hindi talaga maaalahanin sa ganun. Ngayon, mainam kung maaalalahanin o kaya mag-adjust para sa kagustuhan nyo. Pero sa pag-a-adjust, siyang mag-adjust. Huwag nyong i-expect. Kasi mabibigo lang kayo, magdagalit kayo, hindi nyo man ipahiwatig yan, nagtatampo kayo doon sa loob. Yung matabangan sinigang, malamigang kape, di ba? Dahil may tampo kayo eh. Pagkasisiping na siya, pagod ako. Oh. Kasi eh, hindi naalala yung birthday nyo, hindi naalala yung anniversary. Tampo-tampo ka, tampo ng tampo. Alam nyo yung tampo ng tampo, isa lang sinasabi niyan, kulang ako, ba't di mo ako pinuno? Kaya lalaki, kaya babae yung nagtatampo. Hindi naman ito lisensya para sa mga lalaki na wala nang maalala, no? Pero kailangan unawain mo yung partner mo, buo yan eh, no, na pangasawa mo. Huwag mong ibahin. Mabibigo ka. At pag nabigo ka, maiinis ka. You will fail and be frustrated. Hindi nangyayari yung babaguhin siya ng aking pag-ibig. Walang ganun. Sa sine lang yon. Pag nagpakasal ka na, ang goal mo, baguhin siya, magtayo ka ng bahay ampunan. Magtayo ka ng charity work. Pero yung mag-aasawa ka, tatanggapin mo siya na buo. Warts and all. Para kayo magtagal. And then, syempre, mabibigo ka. Kasi hindi nangyayari yung gusto mo. You will foolishly blame your spouse. Ba't di ka masaya? Eh, kasi siya, hindi ko naalala. Ba't di ka masaya? Eh, kasi siya, ganun. Eh, kasi siya, ganun. Babae at lalaki, ganyan yon. Hinga ng hinga sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Lumalaki tuloy yung gulo, nagkakaroon ng kambi-kampihan. At pagpatuloy mo siyang laging sinisisi, you will develop resentment. Bakit ba ako nakapagpakasal dito sa pintor na to? Puro pagpipintang inaatupag, hindi kami yumayaman. Ang mga dati kong classmate, mga pinsang ko, mga may kotse na, may bahay na, kami wala pa. Eh kasi siguro yung napakasalan nila, mahilig gumawa ng pera. Eh yung napakasalan mo, mahilig magpinta. So either you change husbands, or you change your attitude. Mabuti ngayon kung yung asawa mo ang mag-isip na, papalitan ko nga ito para pasayahin yung asawa ko. Pero kusa yan, hindi yan naiutos. At hindi yan nasusustain pag inuutos mo lang. Once you develop resentment, resentment leads to all kinds of evils. Nandiyan na yung hindi ka na ganadong maglinis ang bahay, ayaw mo na umuwi, ayaw mo na magpakita. Nandiyan na yung nagyayabang yung asawa mo sa harap ng mga kaibigan, nakasimangot ka ganun. Yabang niya, hindi totoo. Yung ganun, yung mga babaeng nakasimangot habang nagyayabang yung lalaki, bitin lang yun. So totoo lang. Kasi pag masaya yon sa umaga talaga, tipitin. At pag nagyayabang ka, pumapalakpak pa yon. Diba? Kaya mga kalalakihan, pagka nagyayabang-yabang kayo ng konti, nakita yung asawa nyo na kasi mangot, bitin. Kasi kaya niyang patawarin lahat ang pagkukulang niya sa buhay, basta siya tipitipitin. Now, how to be a good half of the partnership?
Not half of the person, ha? Whole siya, whole ka rin. But you are half of the partnership. Be a good one whole yourself. Kailangan muna you are at peace with yourself. Because you cannot give what you do not have. Most of the time, you are not able to give to your partner because you don't really have what it takes. Dahil ang dami mo pang issue sa buhay. No? Ang dami mo pang angst. Ang dami pong mga multo na dapat palayasin sa buhay mo. Kaya tuloy ang napapalayas mo yung asawa mo. Kasi nalilito ka na kung sino talaga yung bida at kontrabida dyan. Know that you are and you can be whole without your spouse. Hindi ko tinasabi na mamuhay kayo magkahiwalay, dangerously independent of one another, but what we're trying to say is don't be dangerously dependent of each other. You were not created to be dependent. You were created as a whole. No? So, this will not take the love out. It will only take the pressure off. Kailangan walang pressure. Isa pa na mission ni Lord, sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. Dapat restful ang samahan nyo. Hindi struggle. Hindi laging tension and stress. But if you have very high expectations of each other, life will be a performance. It will not be restful. Then people will find rest elsewhere. Dapat kasi payapa, tahimik. And it comes with unconditional acceptance. Develop your wholeness. Psalm 139:14, I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. Ano sabi? Ang ganda-ganda na pagkakagawa niyo sa akin. At hindi yun yabang pagkilala sa pagiging tama ng Diyos sa paglikha. So, you are wonderful. But that's not only the story, no? That's only one half of it. You know the other half? Tingnan niyo ang asawa niyo ngayon. Dali. Your spouse is wonderful too. Kasi nilikha din siya ng Diyos. Palakpakan niyo ang inyong spouse. Siya, tingnan niyo. Eye to eye, you are wonderful. Ngayon, pag lagi niyong gustong baguhin, ibahin, maging kamukha niyo ugali, kamukha niyo style, kamukha niyo yung standard, hindi kayo nawa-wonderfulan. Sabi niyo, kulang ka. Tularan mo ako, maging katulad kita. Para maging buo ka. Yun ang yabang. Acceptance. Na mahanap mo na yung spouse mo, iba sa'yo, pero wonderful. At kung ang tagal-tagal nyo na magkasama, hindi mo pa nakikitang wonderful siya, kalugin mong utak mo para ka magising. Dahil sabi sa Bible, everybody is wonderful. Pag yung asawa mo pa, hindi mo nakakitaan nun, lugi ka, lugi siya. Kawawa naman kayo. Tapos lalo kung hinahanap mo yung kapintasan, gulo. Ang hanapin mo yung wonder. Yung salamat na lang, di kita kamukha. Kung aaminin nyo naman, ang dami nyo masasamang ugali, di ba? Lahat tayo. Bakit gusto nyo maging kamukha nyo, esawa nyo? Salamat, iba siya. And celebrate that difference, that variety, instead of complain about it and try to make him or her a clone of yourself. James 1:4, let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. That perfection and completeness comes from God, who is God of variety. God is not a God of sameness. No two people are the same. Kung mapapakasal mo, kamukha mo lang, i-duplicate mo lang yun, di mo kailangan. Kailangan mo talaga iba. Mula ngayon, mga kapatid, kung meron kayong pagkakaiba na naiinis kayo o nagiging source ng stress, turuan yung sarili nyong appreciatein yun. Pag tiningnan nyo, binuksan nyo yung mata nyo, ipapakita sa inyo ng Panginoon that your spouse is really wonderfully made. And then, madadagdagan yung amor mo, madadagdagan yung excitement mo, hindi yung stress. Sasaya kayo lahat. So, contribute to the partnership as a whole person. Remember, a whole person, not a demanding one half. Always insisting. I want nobody, nobody but you. I want nobody, nobody but you. Yun, kulang ako. I want nobody but you. Nainip ako, patawanin mo ako, nalulungkot ako, pasayahin mo ako.
You know, you. Ikaw lang ang gusto ko. You know, dapat kay Lord kinakanta yan. I want nobody but you. Tapos mapupuno ka, you will be ready to minister and you will be open to the ministration of your partner. Huwag niyo sa kanya iasa lahat ang inyong isasaya. At huwag niyo sa kanya isisi lahat ang ikinalulungkot niyo sa buhay. No? Huwag niyo sisisihin. Do not depend on your spouse for wholeness. Depend on God and what God gives you. Philippians 4:13, I can do everything through Him who gives me strength. So who gives strength? The Lord. Huwag niyong kunin yung strength from another person. Bagan pa paminsan-minsan, nagkaka-inspirasyon tayo. Pero nakalilimutan natin, ang Diyos ang pinagmumula ng strength. Siya ang pinagmumula ng lakas ng loob. At pag yan, dinibdib mo, hindi naman nawawala ang Diyos kahit kailan, di ka maubusan ng strength. But when you say, I want you feel my need, you answer my questions, you be there for me. Kahit gustuhin ng tao, hindi niya lagi magagawa yon kasi he is limited by time and space. Kaya kailangan, habang nakikipagmahalan ka, meron ka ring buo na konsepto ng sarili na buo yon kahit wala siya. Hindi para hindi mo siya kailanganin, kundi para huwag mo siyang laging inag. Para lumuwag ang mundo niyong dalawa at mas maganda yung climate of your romance. Therefore, do not be addicted to your spouse. Do not be addicted to your spouse for wholeness, for satisfaction. Do not depend on him or her for fixes. Addiction is not the way. Kailangan nakakaimbento ka ng saya nang wala siya, lalo't kung hindi niya kayang nandun. Dapat nakakaimbento ka ng ibang kalibangan kahit na siya sana ang gusto mong libangan. Pero hindi naman laging pwede. Huwag kang maging addict. Kasi pag naging addict ka, ang mahihirapan yung tao. Sobrang magiging demand mo, lagi ka rin mabibigo. What causes addiction to another person? What causes addiction to romance, to partnership? When you think that another person or romance or partnership seems to offer an answer to grave feelings of fear, need, and lack, and incompleteness. Yung parang kailangan ako kumpleto lang ako pag nandyan siya, maaadi ka. Ang problema sa addiction, high ka ngayon, low ka mamaya. Kasi, andyan lang yung pleasure habang nandyan yung agent of pleasure. E paano kung wala na? E di, kailangan mo na ng ibang fixes. Kailangan mo na ng mga ibang pampahay sa buhay. Kaya iba, naiinip. Bakit ka nagkakasino, misis? Naiinip kasi ko, nasa abroad ang asawa ko. Yan ang pala, nag-abroad na nga. Hirap na hirap, magkakasino ko pa. Ilungkot na lungkot ako. Ba't di ka mapasayahin ang sarili mo? Wala kasi siya. So ang nangyayari tuloy, pag wala siya, maghahanap na ng second substitute. Yung mga nasa abroad din, ang dami nangyayaring ganyan. Paris-paris doon abroad. O bakit? Kasi namimiss ko ang asawa ko. Paano? Sinanay mo yung sarili mo na kung wala yung asawa mo, hindi ka na nakatayong puno. Para kang baging, kailangan mo lagi ng balag. Kailangan mo lagi ng pupuluputan. E paano kung wala? Hindi pupulupot ka kahit kanina lang dumaan. Mahirap yung dependent ka on other people. Yung sinasabi natin ito na emotional autonomy is not to declare to your partner, I don't need you. Pero dapat meron kang sariling matigas, matining na gitna, na loob, na center. Nandyan siya o wala, nakatindig ka, pero mas masarap na nandyan siya. Kasi nasisira yung pagkatao mo pag sobra kang addict sa yung partner. This expectation is doomed to fail. Because one derives a sense of selfhood, wholeness, meaning and value, and strength from outside of themselves. Hindi pwede yun. It's an externally derived sense of identity. Sa Spain nga, ang mga babae doon, kahit nag-aasawa, they maintain their family name. Halimbawa, ikaw si Mercedes Santos. Ikaw pa rin si Mercedes Santos, pinapakilala ka, Mercedes Santos. Pag gustong sabihin yung asawa mo, yung asawa mo, halimbawa, De La Cruz, ito si Mercedes Santos de La Cruz. Or de Vega. Ganon, hindi nawawala yung identity nila. Hindi ko sabihin ganyan ang gawin nyo. But it's an example na you maintain a little bit of yourself. So that you are ready to give, not always to ask. Yung iba naman, ang sense of meaning nila, wealth. Kaya pag hindi sila wealthy, parang wala silang sense of meaning. Title or position, power, image, looks,
approval of others, admiration of others. Pag wala yun, parang wala nang kwenta yung pagkatao nila. Magkakamag-anak lahat yan. Things and people outside of you that you depend on for your own meaning, you've got to declare independence from those because you are dependent only on God. Ang mga taong ibinibigay sa atin, dagdag, pero they are not meant to replace the position that God has in our hearts. Kaya nga lagi ko sinasabi, dapat ang Diyos ang number one sa buhay ng mag-asawa. Hindi yung misis, hindi yung mister. And sa may mga misis, nagre-reklamo, it's okay, number two po ako. Alam mo, pag number one ka, pwede. Pero pwedeng may number two, number three, number four, number five. Pero kung number two ka lang, dahil number one ang Diyos, wala nang number three. Dapat goal, maging number one ang Diyos. Kaya priority ng mag-asawa to keep themselves together is always worship God together, to grow spiritually together. Because as long as God is the center of your life, you will be whole. Whole. You will be full. It's a goal. Pag sobra kang umaasa sa asawa, stressful. Meron pang ayaw kumain pag wala pa yung asawa? O bakit hindi ka pa kumakain? Tena, kasi iniintay kita eh. Either talagang napakalabing ng babaeng ito o na mamanipulate. Kailangan makauwi ka ako. Hindi, mamamatay ako sa gutom. Hunger strike yun. Di ba? Yung kaya tuloy, hirap na hirap ka na, darating ka para lang makakain na siya. May pressure. Di ba ang sarap nung hindi mo pinapressure pero nandyan? Kasi gusto, hindi dahil para wala na lang away. Yung mga ginagawa para wala na lang away, natutuwa ka pero ang babaw nun, mas malalim yung kaligayahan mo pag isinusukong kusa, ibinibigay ng kusa without your demand. Napakahalaga na magkaintindihan kasi yung 20, 30, 40 years ang mag-asawa, they quarrel about the same things as if they were married last week. Yan ang dapat kantahan ni Gary Valenciano ng di na natuto. Sa inyo ang premyo. Di ba? Hindi na natuto. May mag-asawa, ba't magkaaway na naman kayo? Lumang-luma na yung pinag-aawayan nyo. Hindi nyo na maayos. Ayaw naman maghiwalay. So dapat ayusin. Yung search ng meaning outside of yourself causes overdependence. Possessiveness. Siyempre, pag nakaasa kasi isang tao sa meaning, you become possessive because you protect the meaning na nakukuha mo sa kanya. And because of that, you become jealous. And jealousy, of course, is because of fear. Fear of losing. So yung taong sobrang magmahal, ang kakambal ng buhay niya lagi, takot. Takot na maagaw ng iba yung minamahal niya o kaya agawin ni kamatayan. Takot na takot kang mawala siya. So lagi ka nalang takot. Bakit ka pa nagkaroon ng love, binigyan ka ng Panginoon ng mamahal at magmamahal, ang buhay mo, puro takot na lang. Pag wala siya, siguro may kasamang iba. Pag ginagabi, siguro ganyan. Kahit nasa banyo siya, bulatlat ka na bulatlat ang wallet, ang mga cellphone, naghahanap ka ng mga ebidensya kung yung takot mo ay totoo. It can happen. Sayang naman, ang iksi-iksi ng buhay, pupunuin mo ng tension and fear. And when you're already fearful, you become irrational. Kahit wala ng multo, nakaka-invento ka na ng multo, mamaya yung kainan nyo, naging awayan na. Although mga babae, syempre, kung isang pag may kutob naman kayo, totoo yun, ha? Kaya kailangan nakikinig din kayo sa kutob. Yung nagagalit pa yung mister nyo, naku, nagagalit-galit na lang yun para huwag matanong. Di ba? So magtanong kayo, write nyo yun. Pero ang mahalaga, huwag kayo maging irrational. Huwag yung parang wala ka ng buhay pag nawala siya. Kaya siya yung lalaki, kaya siya yung babae. Kasi aasa ka ng usto. At pag nakasandal kang todo sa isang tao, di ba nangangawit siya? At pag nangangawit siya, anong gusto niya? Pahinga. Mapapahinga lang siya pag nawala ka. So anong gusto? Mawala ka. O malayo sa'yo kahit sandali, makapagpahinga. So nakakapagod ka bang kasama? Mga misis, tanong niyo nga sa mister niyo, nakakapagod ba akong kasama? Sige na, dali. Huwag muna kayo sasagot mga mister, baka may mag-away pa. O mister, magtanong kayo sa misis nyo, nakakapagod ba akong kasama? Yan ang importante nyo tinatanong. Pero alam nyo, mga kapatid, kung may pakiramdam kayo, di nyo na kailangan itanong yan. Dapat kayo magtanong sa sarili nyo, manalamin kayo, nakakapagod ba akong asawa? Di ba yung, wala na ba akong tigil ng ka-expect, ka-demand na maging tulad ko siya? Pero 20 years na namin pinagtatalunan to. So dapat, either magpalit ka ng asawa na hindi advisable, o magpalit ka ng ugali, which is doable.
Magpalit ka ng mga expectation, but you won't want to live all your life until your dying day quarreling about the same things. Dapat maiba. Pagka ang tao nagkaroon na ng irrationality, violence is not far behind. Kaya dumadating na yung nagsasapukan, nagbabatuhan na ng mga cellphone, diba? Hampasan ng sandok. At pag namamalaan siya yung asawa mo, huwag mong aawayin. Diba? Kaya maraming may mga paso. Frustration, dissatisfaction, disillusion. You must mean, ba't ba ako nakapag-asawa pa? Tama si nanay. Kasi nagkaka-disillusion. Why? May expectation ka kasi, tas hindi yun nami-meet. Then there's a sense of failure and betrayal and vexation. The better half becomes the bitter half. Heaven becomes hell. Love becomes non-love, or worse, hatred. It is so easy to hate the one you used to love. Pagkamali ang pahulugan mo sa love, that you are in my life to make me feel good, to fulfill my dreams, to meet my expectations. Pag ganyan na dinaman nyo, you are headed for disaster. Kasi ang pag-aasawa, kung hindi nyo pa nalaman bago kayo ikasal noon, ay alamin nyo ngayon, ito'y isang walang patakarang pagtanggap. Sige nga, sabihin nyo nga sa asawa nyo, magpalitan kayo, tinatanggap kita na walang patakaran kahit starting today. Sige nga, kausapin nyo nga. Huwag kayong corny, sumunod kayo sa instruction. Sabihin nyo yan. Ha? Pero kailangan holding hands. Look into each other's eyes and say, tinatanggap kita kahit ngayon pa lang nang walang patakaran. Huwag kayong tumawa-tawa dyan, gawin nyo. Yung iba sa inyo, nahihiya lang kayo, ayaw pong gawin eh. Kahit baduy, gawin nyo. Kasi, ba't pa kayo nag-asawa kung di nyo tatanggapin? Diba? Ngayon, kung gusto niya na mawala, itulak nyo na dyan sa bangin. May bangin dito eh. Kaya tayo dito nag-retreat. Alam nyo ba nasa ilalim ng bangin dyan? Libingan. Ngayon, kung hindi nyo itutulak at ililibing, iuwi nyo uli, pero tanggap nyo na buong-buo. Kahit na ito yung hihiga siya, nalulukot ang buong kama, di bali na. Di ba? Hayaan mo nang malukot. No? Ang masama yung relasyon yung lukot. Kahit makakalimutin sa ganito't ganon. Yung mga babae naman, siyempre, ang dami mga mamunting maliliit na bagay, laging hinihingi. Ibigay nyo na para tahimik ang mundo. Kaya nyo naman eh. Di ba? Yung iba mga lalaki din eh, may pride pa, ayaw pa daw. Di ba? Gandahan ang pamamalansya. Gandahan nyo na ang pamamalansya nyo para masyahan ang mga misis ninyo. Yung iba, akala mo noon, babawasan ang pagkalalaki pag binagbibigyan yung asawa. No, mas nagbibigay kayo, mas tumitimbang yung kahulugan na kayo talaga yung padre de familia. But don't be over-dependent. Dependence brings about addiction. And the cycle will just keep repeating. What are the deeper reasons for addiction? At ito, addiction sa tao, addiction sa bagay, addiction sa drugs, sa mga bisyo. People become addicts because they derive their identity from a bruised, wounded, deprived past, from a nagging need and want. Nagiging addict ang mga tao pag meron silang victim mentality. I was a victim. Marami kong kulang nung araw, kailangan punuin mo yan ngayon. Then, maa-addict ka dun sa nagbibigay sa iyo nung pleasure na yon. At pag na-addict ka na, sasakalin mo na siya, dadaganan mo na, pipilitin mo na, pupulupot mo na hanggang kumulag po siya dahil na sasakal na siya, kahit it doesn't work eh. This state is a living present hell that people need to be saved from. You are not your past. You are your present. So huwag nyo nang dalin sa today lahat ng mga hinagpis, lungkot, galit nyo sa mundo nung araw. Kasi ang tendency, ang gagantihan nyo, yung katabi nyo. Yung kapartner nyo, na walang kamuang-muang sa mga nangyari sa inyo nung araw, tapos siyang gagantihan. No. Kaya ang itinuturo sa atin ng Biblia, forgive. Lahat ng mga atraso sa inang nakaraan, patawarin mo na, huwag mo nang bitbitin hanggang ngayon, kasi pag ang dami mong dala, yung asawa mo, mapipilitan kang tuwangan at tulungan, pati siya mapapagod. Dapat bitawan yung mga emotional baggage. Yung mga galit mo nung araw sa nanay mo, sa tiya mo, sa stepfather mo, stepmother mo, sa kapitbahay niyong masungit, sa tita mong nangungurot, lahat yan, huwag mong iganti sa iyong asawa.
And don't say, I'm a victim. I'm a patient. You have to be the nurse. Kasi sobrang demand yun. Kaya kasama ng wholesome na pagsasama, forget the past. Forgive everybody in the past. Clean slate. Then magaan ang dugo mo, magaan ang buhay mo, magaan kang kasama. Gaganda ang inyong relasyon. Yung iba naman, kaya ganyan ang ugali. Sabihin, eh kasi nung araw, ganito yan eh. Lagi na lang ba yun? You know, minsan lang nangyari sa inyong buhay nung araw yun. Habang buhay nyo na bang uungkat-ungkatin, aalalahanin, parang nagre-replay, then ang effect pa ulit-ulit. At ito nga yung lugi dyan eh. Yung asawa nyo na pagbubuntunan ng lahat. Hindi naman siyang gumawa. So, forget the past. Forgive people. And also, don't think too much about the future. Utos din niya ni Lord, ha? Sabi niya, don't be anxious about tomorrow. Tomorrow will be anxious for itself. The day's trouble will have its own solutions. The blessings for today is enough for the needs of today. Kaya marami rin mag-asawa nag-aaway kasi laging konsenyo isa about the future. Oh, wala pa tayong savings. Wala pa tayong ganun. Wala pa tayong... Kailangan mo na ba ngayon? Hindi pa. Wow, kumawain ngayon. Hindi pala kailangan eh. Ang totoo, kung nabubuhay tayo mga kapatid sa yung today, ayan, ngayon, anong oras na? Tingnan nyo, anong oras, anong minuto? Ano pa talaga ang problema nyo? Wala naman, di ba? Dumadami yung problema pag iniisip yung nakaraan, naaalala nyo yung mga galit nyo, o kaya yung future, naiisip nyo yung mga fears ninyo, mga worries. Paano kaya tayo mamamatay? May savings ba tayo? Paano pag nagkasakit tayo? Alam niyo sabi ni Lord, tomorrow will be anxious for itself. Bakit? Kasi bawat problema may kasamang solusyon. Bawat north may south, bawat west may east, bawat up may down, bawat cold may hot, lahat may kakambal. So ano kakambal ng problem? Solution. Pag walang solution, hindi problem. Tanggapin nyo. Hindi problem yan. Huwag nyo solvent. Kasi wala palang solution. Pero pag problem, may solution. Eto ngayon. Yung problem nyo bukas, bukas palalabas yung kakambal nyo na solution. Hindi ngayon. Kasi wala pa siya eh. Pero pag finance forward nyo yung problem bukas, iniisip nyo ngayon, hindi nyo naman makita yung kakambal na solution. That's why you worry. Kaya ang tanong ko, may problema ba kayo ngayon? Paano kayo ako mamamatay? Saan ako ililibing? Patay ka na ba? Hindi. Sigurado pag namatay kami, maglilibing sa'yo. Huwag mong problemahin yon. Di ba? Mangyayari at mangyayari yon. Bakit ko ito inuungkat? Maraming away ng asawa tungkol sa future. Paano huhulugan natin next month? Next month na ba? Hindi ko sinasabi huwag kayong mag-plan o magtrabaho. Because if you do your today well, tomorrow will take care of itself. Just do your work well now. Just live well now. Huwag mo fast forward yung mga problema, tinatambak mo sa asawa mo. Meron pa, pag nag-asawa ko, namatay ako, kung mag-aasawa ulit. Pati ba naman yung sinasakop nyo pa? Hihilahin kong paa mo pagka nag-asawa ka. Sasama ako sa honeymoon. You know? Pagka ganun kayo, anong inaasam nyo na katahimikan sa buhay na ito? Live for today. Do it well. Tomorrow will take care of itself. And not only that, God will be there tomorrow. So, huwag nyo nang pag-aawayan at uungkatin yung tapos na. Pwede ba? Magsumpaan kayo ngayon. Sige. Yung tapos na, wala nang ungkatan. Dali, hindi ako tutuloy pag hindi kayo nagsusumpaan na ganyan. At dibdibin nyo, ha? In your own words. At siyempre, alam nyo kung anong tinutukoy nyo na nakaraan, ha? Kanya-kanyang nakaraan yan, eh. So, dapat siya mo, wala nang ungkatan. Sige nga, I'll give you some time. Say it. Teka, magkali naman tayo. Huwag nyo sabihin, huwag mo nang uungkatin yung ko, ha? Ikaw siya mo, ako hindi na uungkat. Yun yun, ha? O sige, hindi utos ito. Volunteer, walang ungkatan. Go! Pero huwag na namang, wala na rin ulitan, ha? Dapat wala nang ulitan. Walang ungkatan, walang ulitan. Okay? Ha? Deal? O deal. Pag hindi naman, sayang naman yung katatayo ko dito, gininaw na ako, tapos yun pala, wala rin effect sa inyo yan. Kailan walang ungkatan, walang ulitan. Diba? Tapos ito, so hindi nyo na pag-aawayan yung nakaraan, diba? Ha? Promise?
huwag nyo rin pag-aawayan yung future dahil wala pa. Pag dumating na lang doon, tasaan yung problema, hindi na lutas doon kayo mag-aaway. Pero wala pa ngayon, huwag nyo pag-aawayan yung future. O sige, magsumpaan kayo, dali. Walang pag-aawayan na future. So ngayon, tatanungin ko kayo, right now, while you're seated together, meron ba kayong problema? O, so wala kayo dapat pag-aawayan. Bukas, marirepeat yung today. Kasi yung bukas lang ang haharapin nyo pag nandun na yung bukas. Kakalimutan nyo rin yung ngayon. Kakalimutan nyo sa makalawa pa. Yun ang tatahimik ang buhay. Yun ang sabi ni Lord, no? Salvation. Salvation from the past. Salvation from the oppression of the future. Live for today. That's why the Lord says, today is what is important. Pag kayo nabuhay for today, ang daming mawawalang bigat sa inyong buhay. At bakit nyo dapat alisin? Kasi habang hindi nyo inaalis, dinadagan nyo rin naman sa partner nyo yon, hindi nyo rin sosolohin. Kaya gumugulo ang buhay. Identify yourself with the blessings of today, not with the deprivations of yesterday, and not with the concerns and worries of tomorrow. Kailangan, because identified wants and deprivations of the past, people tend to look for the answers in their partners. They search for their missing rib, nagiging rib off tuloy. And then they search for that soulmate, nagiging checkmate ang buhay. Kasi hinahanap mo yung soulmate, ano yun, wala yun. Yung sarili mo, ang soulmate mo, kasi ikaw ang dilikha ng Diyos na buo. Huwag kang maghanap ng maging shot, ikaw match na match, it's a lie. Huwag kang maging sobrang romantic at madrama. Don't seek completion because it's unending and the demands are very high. Completion is in God. So, anong dapat natin gawin? Naghahanap ka lagi. When you always look for the answer to your partner, don't forget that your partner could also be looking for an answer. So nobody will answer anybody. Magiging ka lang selfish at gagamitin mo siya for your ends. What is the result when you're addicted to someone and you want someone to please you? You want to change one's character. You know, wanting to change one's partner. Kung gusto mo siyang palitan, papalitan mo siya. No? Gusto mo siyang palitan, palitan mo yung ugali niya. Pwede mo bang palitan ng isang tao? Anong sabi ni Karen Carpenter? Kung ginagamit mo lang ako, fantasy mo lang ang pinapasaya mo, huwag na lang. So, walang patakarang pagtanggap. Everything or nothing. Hindi pwedeng tailor-made. Love can never be designed. So, either you change one's partner, or many people look for many part-time partners, or they keep changing partners, like the woman at the well. So, tanggapin. Kahit naman palitan mo, yung makukuha mo ulit, hindi na naman yun ang perfect ideal mo. Wala ka lang tigil. Hanggang butot balat ka na, tinaago ka na ni kamatayan, naghahanap ka pa, Facebook ka pa ng Facebook, I'm single. Diba? Yung nakakalat ka pa sa lahat ng bar, eh. May tungkod ka na. So kailangan, yan na yan. Kung ano binigay na sa inyo ng Lord, yan na. Diba? Yan na yan. Sabihin mo, ikaw na talaga. Dapat. So, what needs to be done to be a good spouse is to be get saved from the past through the forgiveness of others and of self. Yan ang binabanggit natin kanina pa.
You need to get saved from identification with your past or your trauma, the trauma of your body and soul. And you've got to realize wholeness in the spirit through enlightenment. Pag puno ka ng Diyos, puno ka ng Espiritu, punong-puno ka ng pagpapatawad, punong-puno ka ng pagbibigay, hindi pag-e-expect, hindi selfish cravings. So accept your spouse unconditionally. As a person, as an identity, not as a filler. Hindi siya filler ng mga blanks mo. Siya ay buong tao. Not as someone incomplete, natatambakan mo ng mga excess baggage mo at pupunuin mo siya ng sarili mong character. Siya ay unique. Colossians 3:18-19. Wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Akala ng mga wives, ang bigat na pinunuro sa kanila, submit. Mas mabigat sa husband, love. Pero pareho yan, isa lang ang premise. Acceptance. Because you cannot submit to someone you don't accept. The reason why some of you cannot submit your husband, you don't accept your husband. Paano ko magsasubmit? Mas matalino ako sa kanya. Paano ko magsasubmit? Mas magandang diskarte ko. So hindi mo ina-accept siya. Yung mga iba ng mga husbands, kaya nagkakaproblema with the wife, you don't love. Love. Ang laki ng hinihingi sa mga kalalakihan to love. Because you can submit without loving. Di ba? But when you truly love, you also submit. So, mas malaki ang pananagutan ng lalaki to make it going and to keep it going. Do not make your spouse another you. Do not make your spouse a projection of your ideals, an executor of your illusions, a filler of your empty cracks. Kasi, hindi ka naman talaga empty. At paano mo siya gagawing filler? Eh, buo rin siya. Hindi naman siya pirapiraso. So, kailangan buong pagtanggap. When you don't accept your spouse fully, you'd only become judgmental. You know why some of you become judgmental of your own spouse? Because you don't accept the person. And when you're judgmental, you become unhappy. When you're unhappy, you become demanding and complaining. And you also provoke your spouse to be the same. A vicious cycle begins. Everybody loses. Kaya sabi sa Ephesians 5:21, submit to one another. Hindi lang yung wife nagsasubmit sa husband. Husband din submit to wife. Submit to one another out of reverence for Christ. In other words, yung submission, hindi naman pagsuko, bigayan. Pagbibigay. So nagbibigay ka kung kaya mo ngayon, marami kang powers ngayon, ikaw ay magbigay. Bukas, wala siya. Siya naman ang pagbigyan mo. Bigayan. Submission kasi hindi pagpapaalipin, pagpapaapi, pagpapakawawa, pagpapakahamak. No! Pagbibigay. Submission of your ego to another. O sige, pagbibigyan kita. Body language naman will tell you na, hindi ko kaya magbigay ngayon, napagod na pagod ako, punong-puno ako. So ikaw naman pagbibigyan ko. Bukas ako naman, bigayan. Yan ang mahalaga. Always put God in the center of your partnership. And you cannot be wrong. Put the spirit of your spouse, which comes from God, as priority for you. No? Two one-half persons cannot make a one-whole person. Hindi magmamatch. Two non-whole persons cannot make a one-whole partnership. Dapat two whole persons, they can make one whole partnership. Realize your wholeness, contribute a whole you, and accept, receive, and enjoy your whole spouse. Kaya nga, husband-wife, love-love, heaven-heaven, fun-fun, hugs-hugs, mwa-mwa. Mabuhay kayo, mga mag-asawa.